Hello mga karusas! Nandito ulit tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako sa mga araw-araw kong ginagawa. Ito, magluluto ulit tayo para pananghalian. Ang luto ko ngayon ay saluyot na naman. Every week talaga kailangan may saluyot kasi kailangan yan ng amo ko. At saka gusto ko rin yan mga karusas kasi masarap ang saluyot dito pagkaluto kasi i-fry mo sa chicken at saka maraming garlic. Sahana natin ang chicken natin mga karusas habang nagluluto ako. Ito ipakita ko sa inyo. Ito ipakita ko sa inyo ang garlic. Dalawang ganito mga karosas ihalo ko sa pagluluto kasi paborito nila ang garlic. Ito isang barangay na parsley mga karosas. Kahit hindi na masyado mainit mga karosas, naglagay ako ng ganito kasi mahaba yung buhok ko. Takot ako baka mahalo sa luto ko. Nakakahiya naman, di ba? Today is March 1 ng mga karosas. Sinikap ko talaga mga karosas. Makaipon. Kahit konti lang mga karosas. At saka may is-is din ako mga karosas. Pinagtiyagaan ko talaga yan mga karosas na matapos ko kahit nahirap-hirap na ako doon sa budget. Talagang sinikap ko talaga mga karosas na makabayad ako. Na matapos ko yan nung ilang taon na bayad sa is-is 10 years ba yun mga karosas. Matapos ko yan sa pagbayad mga karosas. Kahit paano mayroon konti akong pensyon pagtanda ko. Pangbili ng bigas mga buwan. Para kahit paano may kunting matanggap mga karosas. Kasi wala kayong inasahan sa Pilipinas. Kasi yung mga pamilya natin, may pamilya din. Ang mga kapatid natin, may pamilya din. May anak ako mga karosas, isa lang. May asawa din. May asawa na din. Ako din ang tumutulong sa kanila. So, mahirap mga karosas ang buhay. Laban lang tayo. Kaya nga hanga ako sa mga kapwa ko, OFW. Kahit gaano kahirap, gaano kalungkot, gaano kahumsik na kayana natin. Ganun ang buhay, OFW. Daming bawang mga karosas. Bawang is like dito mga karosas. Ganito lang mga karosas. Ang hirap magdikdik ng bawang mga karosas. Kailangan talaga pinong-pino ito. Maglilinis tayo na ito ang kusina mga karosas. Shout out to everyone. Yan. Ito. Dami. Isang barangay na parsley, mga karosas. Ah, hindi ito parsley, mga karosas. Coriander leaves. Hindi ito parsley, sorry. Sa Arabic, ito is kusbara. Coriander leaves ito.
pangaro sa pagluto. Tingnan nyo, ang dami. Kailangan iwasan na maayos. Ito na naman, oh. Nandito na naman sa may oven. Pero pag magluluto ako, pinalabas ko yan kasi baka mahaluan ng parot yung luto ko, no. Malis ka. Kulit yata. Minsan bigla ka lang sumulpot na nagagat ka sa likod ko. Ang dami. Malis ka. Panggulo ka lang dito sa kusina, ha? Ito, naglinis ako ng wings, chicken wings. Nilinis ito ng all-purpose flour. Binagnusan po. Ano bang tawag sa Tagalog dyan? Tapos hugasan. Magtrabaho, mga karupos, magluto. Talagang super linis talaga yung mga manok. Ayokong may amoy. Kasi yan din ang utos ng amo ko. At gusto ko rin malinis yung trabaho ko. Tapos, linisin natin ito. Para i-mix natin. Ito. Paglutuin. Yan, black pepper. Saka ito ang pinaka-importante, yung paprika. Mag-gloves tayo kasi. Mag-marinate tayo. Tapos, lagyan natin ng yogurt. Kalahati lang dito. Hindi ito sponsored, ha? Ito talaga ang panghalo. Tapos, i-mix natin. Ang yogurt, mga karosas, pampalambot ito sa manok. Ayan. Tapos ilagay natin sa maliit na lalagyan.
Ito na, ilagay natin dito. Ganito lang kasimple kami mag-marinate ng wings, mga karosas. Tapos, ready to fry na ito. Kahit ano ito, kahit 3 days, hindi ito masira. Kasi may asin na ito, tsaka black pepper, may yogurt. Tapo na natin yung gloves. Yung chicken wings. Marinated na siya sa asin, salt, black pepper, paprika, at saka yogurt. Ilagay mo natin ito sa ref para pag anytime na pwede silang magpa-fry, ready na siya. Tsaka mas masarap kasi marinated ang wings bago siya iluto. Kahit 3 days ito, hindi ito masira. Yan. Ito ang panglinis ko na flour, all-purpose flour. Panglinis ko sa manok. Ito rin ang flour na to, ang ginagawa ko ng pizza.